Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Good morning, at for vlog for today ay papakita ko ano yung crossbreed ng Peking duck at saka Muscovy, tapos yung normal lang na ating mga Muscovy duck. So tara, samahan niyo akong ipakita to. So yun, after a month, ilang buwan kami nag-crossbreed, ito na yung kinalabasan po ng aming patutik. Yan, ito na po yung anak ng Peking duck namin. Malalaki yung kanilang paa kumpara sa ating Muscovy duck na ganun lang yung paa nila. Yan, tingnan mo po yung lapad ng katawan. Yan, bababa ko. Yan, tapos yung ulo nila, malaki yung ulo nila. Tapos ito yung normal na Muscovy duck natin. Yan. Ay, normal. Oh, yan. Normal na Muscovy natin. Yung paa nila maliliit. Tapos yung patutik na sinasabi na namin. Tignan mo, i-compare nyo yung kanilang katawan. Halos mas malaki yung katawan ng patutik na sinasabi natin. So, yun po yung pagkakaiba niya. At papakita ko yung tatay namin, Peking duck. So, yung Peking duck yung tatay nila. At ito yung kinalabasan niya. Tingnan niyo po yung ulo niya. Kukuhaan natin yung ulo niya. Yan yung ulo niya, mas malaki yung ulo niya kaysa sa normal na Muscovy natin. So ang ginawa namin, almost 6 months bago kumasta yung aming Muscovy duck, yung aming Peking duck. Kaya nakapalabas kami po ng ganitong gusto nating magpalabas ng ganito na patutik, bimili tayo ng Peking duck or itik para makapagpalabas tayo. Mas mahaba yung katawan, tapos mas malaki yung ulo, yung paa niya mas malaki din. Yun ang kalabasan po na tinatawag na Peking duck crossbreed po ng tinatawag natin na Muscovy. So yun po ang vlog natin for today, na may natutunan tayo. Maganda pala yung crossbreed nila kasi mas malaki sila. Yun ang nakita namin, mas malaki na mas mahaba yung katawan. So yun lang yung mga normal po. Yun ang mga normal. Yan. Tapos ikumpara mo dito sa patutik na Peking duck po yung kanya, tatay niya. So yun po, nawa po may natutunan tayo. At don't forget to share, like, subscribe to my channel. I'm JF17TV. God bless you. See you next vlog.